Hindi mapigilan ni Isabel ang mapangiwi habang nilalagyan niya ng toothpaste ang likod ng palad, kung saan siya nabanlian ng kape kanina. Hindi naman malala ang paso subalit mamula-mula pa ito, kahit na ilang oras nang nakalipas nang mangyari yon. Alas 10 na ng gabi, tulog na ang mga kasama nila sa mansyon, subalit hindi pa siya dinadalaw ng antok, kaya hindi niya pa magawang matulog. Maya't maya din kasi ang labas niya ng kwarto para remedyohan ang paso niya, kaya naisip niyang tumambay muna sa kusina. Anong eksperimentong ginagawa mo? Halos mapatalon si Isabel sa gulat nang makarinig ng pamilyar na boses mula sa kanyang likuran. Nilingon niya ito at nakitang nakapadrama na si Tristan ang bumungad sa kanya. Magandang gabi sa'yo. Hindi na tuloy ni Isabel ang sasabihin ng hawakan ni Tristan ang kamay niyang may paso. Dahil ba to kanina? Tanong ni Tristan sa kabinuksan ng drawer ng cabinet na nasa gilid niya para kumuha ng tissue paper. Hindi tama na gumamit ka ng toothpaste para sa paso mo. Baka magka-infection pa lalo yan. Ha? Pero matagal ko nang ginagamit ang toothpaste kapag nagkakaroon ako ng paso. Gumagaling naman siya agad. Katwira ni Isabel pero pinunasan na ni Tristan ang toothpaste na nasa parte ng paso niya at naglakad patungo sa isang cabinet para kunin ang isang ointment. Gumuhit ang pagtataka sa mukha ni Isabel pero mas pinili niyang manahimik na lang at panoorin ang gagawin nito. Ibigay mo sa akin ang kamay mo, ani ni Tristan nang makabalik ito sa harap ni Isabel. Walang imik niyang inilahad ang kamay niya at pinanood ang pagdampi ng hawak nitong ointment sa parte kung saan siya napaso. Wala nang nagsasalita sa kanila at nakaramdam ng pagkailang si Isabel, kaya naman siya nang bumasag sa katahimikan. Tristan, pasensya na kanina. Hindi ko sinasadyang matapunan ng kape yung mga gamit mo, napatungo si Isabel. Alam kong hindi ako dapat makialam sa mga kung anong nangyayari sa buhay niyo, pero hindi ko maiwasan. Pasensya na. Sa susunod, hindi na talaga ako magtatanong at susubukang manghimasok sa mga ginagawa mo. Walang nakuhang sagot si Isabel. Tahimik lang si Tristan hanggang sa matapos nitong gamutin ang paso sa kamay niya. Wari niya'y galit pa ito sa kanya, kaya hindi na siya nagtangka pa ulit na magsalita. May mga problema kaming kinakaharap ngayon sa kumpanya. Nabalik ang tingin ni Isabel kay Tristan. Kakambal ng problema ang init ng ulo, kaya naman kung sa una pa lang ay napansin mong wala na ako sa mood, huwag ka nang magtangkang makipag-usap sa akin. Dahil posibleng sa'yo ko lang maibunto ng galit ko. Pasensya na, hindi na mauulit. Tiningnan ni Tristan si Isabel ng diretso sa mata. Naiintindihan kong concerned ka, kaya wala kang dapat ihingi ng pasensya. Sadyang hindi lang naging magandang timing ko kanina. Sana lang magsilbing aral sa'yo ang nangyari. Si Isabel naman ngayon ang hindi nakapagsalita. Nakokonsensya pa rin siya sa kapalpakan na nangyari kanina. At sa mga sandaling ito, pakiramdam niya mas maiging huwag na lang siyang magsalita o kumilos kapag nasa paligid niya ang taong ito, dahil malaking posibilidad na hindi magandang maging resulta ng ikikilos niya. Nawalan na rin siya ng lakas ng loob para ipaalam dito ang plano niyang bumalik sa pag-aaral. Samantala, pasimple namang naghihintay si Tristan sa sasabihin ni Isabel, dahil nabanggit kanina sa kanya ni Rhea na may nais daw itong sabihin sa kanya, ngunit hindi natuloy dahil sa nangyaring aksidente. Dumagdag ito sa mga iniisip niya pero sa kanyang nakikita, mukhang wala nang balak si Isabel na buksan ang topic na yon. Naging tahimik ito at nanatiling nakatungo sa harap niya. Halos isang minutong namayaning katahimikan sa kusina. Nagpapakiramdaman ang dalawa kung sino ang unang magsasalita sa kanila hanggang sa muling magtama ang kanilang mga mata. Nagkatitigan at kapwa pinagpawisan sa di malamang dahilan. Bumilis ang timok ng puso ni Isabel at sa takot na baka marinig ito ng lalaki sa kanyang harapan, agad siyang umalis sa kinauupuan niya. Aakit na ako sa kwarto. Good night. Sandali lang. Hinawakan ni Tristan ang braso ni Isabel. Dahilan para lalong lumala ang bilis ng timok ng puso ng dalaga. Nagwawala na animoy nais kumawala. Nakaramdam siya bigla ng ilang sa harap nito. At mga paru-paro na nagliliparan sa kanyang tiyan. Pamilyar ang ganoong pakiramdam at hindi siya maaaring magkamali dito, dahil minsan na rin niya yung naranasan. Hey, are you alright? Bakit parang bigla kang namutla? Nagtatakang tanong ni Tristan. Mayroon bang masama sa... Magagalit ba kayo sa akin kung... Sabihin kong may gusto ako sa inyo? Isang katahimikan muli ang namayani sa kusina. Saglit na nablangkong isip ni Tristan sa narinig, habang si Isabel ay inosenteng naghihintay ng kasagutan sa kanyang asawa. Sa mga sandaling ito,
Hindi alam ni Tristan ang nararapat na sabihin matapos marinig ang pagtatapat ni Isabel sa kanya. Magkahalong gulat at pagtataka ang nararamdaman niya dahil sa hindi inaasahang katapatan ng taong kanyang pinakasalan. Tristan, Isabel, sandali lang. Pigil ni Tristan sa kadahilan ng baka magbitaw ulit ito ng salitang ikagugulat niya. Hirap siyang basahin ang takbo ng utak ni Isabel dahil mahilig itong manggulat sa paraan ng pagkilos at pananalita nito. Huminga si Tristan ng malalim at diretsong tinitigan sa mata ang babaeng tila walang ideya kung anong lumabas sa bibig niya. Tama pang pagkakarinig ko sa sinabi mo? Tanong ni Tristan at hindi naman nagdalawang isip si Isabel na tumango. Baka ramdam ko meron na akong gusto sa inyo. Anit at inilagay ang isang kamay sa dibdib niya. Ang bilis ng tibok ng puso ko, nakaramdam ako ng paru-paro sa tiyan ko kanina. What the hell? Hindi na mapigilan ni Tristan ang sarili na nakapagpakawala ng sarkastikong tawa. Dahil sa pagtatangkang paliwanag ni Isabel sa nararamdaman nito sa kanya, hindi ito ang unang pagkakataon na may babaeng nagtapat sa kanya. Subalit itong unang babaeng nagpatawa sa kanya dahil sa pamamaraan ng pagpapahayag ng damdamin nito sa kanya. Mukhang balak pa nitong ipaliwanag kung anong nararamdaman nito. Bakit ka natatawa? Bakas ang pagkalito sa mukha ni Isabel habang pinanonood siya ng sarkastikong tumatawa sa harap niya. Meron bang dahilan para tawanan ako? Ilang segundo bago mawala ang mapaglarong mukha ni Tristan at harapin ang nagtatakang asawa. Magtapat ka, ito ba ang unang pagkakataon na maramdaman mo yan? Tanong ni Tristan. Hindi naman, naramdaman ko na rin to dati nung bata ako sa kaibigan ko. Tumangutango si Tristan nang makumpirma ang nasa isip niya. Infatuation. Ha? Infatuation lang ang nararamdaman mo kanina. Paglilinaw ni Tristan. Admiration para malinawan ka. Ngayon mo lang yan mararamdaman yan. At hindi rin yan magtatagal. Kumbaga para sa mga bata, crush o paghanga lang ang sinasabi mo. Yun nga ang ibig kong sabihin sa sinabi ko kanina. Meron akong paghanga sa'yo. Ani ni Isabel na tila wala lang sa kanyang lumalabas sa bibig niya. Hindi ko ba pwedeng magustuhan ng asawa ko? Katahimikan. Wala naman sigurong masama kung masyado ng gabi. Kailangan na natin magpahinga. Ani ni Tristan, saka ito tumalikod sa kanya. Umakyat ka na sa kwarto at bukas na natin ito ipagpatuloy ang usapang ito. Good night. Naiwang tulala si Isabel sa kinatatayuan niya nung tuluyan na siyang iwanan mag-isa ni Tristan sa kusina. Hindi niya alam kung anong problema pero nakita niyang pamumula ng magkabila nitong tenga. Lalo siyang nalito. Kinabukasan tanghali na nang bumangon si Isabel sa kama. Nakatitig lang siya sa kawalan habang dinadama ang pagtama ng sikat ng araw mula sa labas ng bintana. Ilang gabi na siyang narito sa bago niyang kwarto. Pero hindi pa rin siya sanay sa malambot na kama at malaking espasyo ng silid na halos kasing laki lang ng bahay nila sa probinsya. Naninibago siya at hinahanap-hanap ng katawan niyang nakasanayang paggising ng maaga para maghanda sa trabaho niya. Subalit sa sitwasyon niya ngayon, hindi na inuobliga sa kanya na gawin yon. Kumusta na kaya sila lolo at lola? Tanong sa sarili. Bigla niya itong na-miss. Wala siyang sariling cellphone para sana'y makatawag siya anumang oras sa probinsya nila. Hindi rin naman niya gustong humiram ng madalas kay Manang Rosa dahil nahihiya siya at makaabala pa. Nang lumabas ng kwarto, sinalubong siya ni Ria habang may hawak na basket na puno ng mga labada. Good morning! Himala at late kaya tang lumabas ng kwarto ngayon. Tanong nito habang pinagmamasdan ang mga mata niya. Kagigising mo lang ano? Mukhang puyat ka. Medyo lang naman. Ani ni Isabel at balak sanang tulungan si Ria sa bitbit nitong basket pero pinigilan siya nito. Ano ka ba, Isa? Kailan ka ba masasanay? Hindi ka na maid. Natatawa itong umiling bago pumasok sa loob ng kwarto ni Isabel para kuhanin ang mga marurumi nitong damit mula sa banyo. Hanggat kaya, dapat sanayin mong sarili mong huwag tumulong sa mga gawaing bahay dito dahil narito naman kami para gawin yun. Sumunod si Isabel sa loob. Ria, hindi talaga ako sanay na walang ginagawa. Pakiramdam ko mababaliw ako kapag naupo lang ako sa isang tabi. Ha? Hindi pa gusto mo ka mong bumalik sa pag-aaral? Eh di subukan mo nang magsulat-sulat at magbasa para may mapaglibangan ka. Lumingon si Ria sa gawi niya. Teka, ano palang balita? Nasabi mo na kay Sir Tristan ang plano mo? Umiling si Isabel.
Hindi ko pa magawa. Sa ibang araw ko na lang siguro sasabihin kapag nakahanap na ako ng maganda at maayos na timing. Bakit naman? Ayoko nang pumalpak sa harap niya. Wala na akong mukhang maipapakita sa kanya oras na mangyari ulit ang nangyari kahapon. Sobrang nakakahiyat, nakakababa yun para sa akin. Puro kamalasan ang nadadala ko sa kanya. Nagpakawala si Isabel ng isang malalim na buntong hininga. Siya nga pala, ano bang pagkakaiba ng gusto sa crush, Rhea? Hindi ba't magkapareho lang yun? Crush? Pambata lang yun? Kumbaga, level 1 lang yun, tapos level 2 naman yung like mo na siya, at level 3 naman ng nasa stage na ng love. Paliwanag ni Rhea. Bakit mo na itanong? Huwag mo sabihin na may crush ka na kay Sir Tristan. Oo, hindi pagdadalawang isip na sagot ni Isabel. Dahilan para mabitawan ni Rhea ang damit na hawak niya. Seryoso ka? Tumangong si Isabel. Sa katunayan, sinabi ko sa kanyang nararamdaman ko kagabi. Pero nilinaw niya na crush ko lang siya at hindi magtatagal ang nararamdaman ko para sa kanya. Lalong lumuwa ang mata ni Rhea at bumukas ang bibig niya. Hindi siya makapaniwala sa narinig at sa nakikita niya. Tila wala lang kay Isabel ang mga lumalabas mula sa bibig nito. Grabe, hindi ko akalain na agresibo kang babae. Natatawang komento ni Rhea. Saka naglakad palapit kay Isabel upang usisain pa ang mga nangyaring pagtatapat nito. Tapos ano pang nangyari? Anong reaksyon niya nang sabihin mo yun sa kanya? May mga sinabi pa ba si Sir? Nagulat siya at may sinabi siyang English word na ang ibig sabihin daw ay administration. Yung paghanga. Admiration? Oo, yun nga yata. Basta hindi naman daw magtatagal tong nararamdaman ko. Ngayon lang daw ito. Tapos, anong sabi mo? Napaisip si Isabel. Ang sinabi ko, tinanong ko lang siya pabalik kung meron bang masama kung magustuhan ko ang asawa ko. Oh my gosh! Humagalpak ng tawa si Rhea dahil sa di inaasahang sagot na narinig kay Isabel. Hanga na ako sa'yo, Isa! Bakit parang wala lang sa'yo yung ginawa mong pagtatapat sa taong gusto mo? Sana ganyan din kalakas ang loob ko. Hindi ka ba kinabahan man lang? Ang totoo, kinabahan ako pero nilabanan ko, wika ni Isabel. Yun kasing bilin sa akin ni Lola nung bata pa ako. Huwag na huwag daw akong magpapakain sa kaba dahil ang sabi, wala raw akong mapapala kung hindi ko yung lalabanan. Baka raw kasi isang araw ay magsisi ako dahil nagpatalo ako sa kaba. Napanguso si Rhea. Sana ganyan ako katapang. Kailan kaya ako makakapagtapat ng damdamin sa pinsan ni Sir? Alam kong suntok sa buwan ang pangarap ko pero paano nga kaya kung labanan ko ang kabat-takot ko? Ano kayang mangyayari sa akin nun pagkatapos? Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan, ani ni Isabel, saka inabot ang kamay ni Rhea. Walang masama kung susubukan mo magtapat kagaya ng ginawa ko at kung ano man yung maging resulta, buong-buo pa rin nating tatanggapin. Sunod-sunod na tumango si Rhea, na kahit sa kabila ng masakit na sinabi sa kanya ng taong hinahangaan niya, pursigido pa rin siyang kuhanin ang atensyon nito, na mag-iiwan ng magandang marka. Ayaw na niyang maulit ang nangyari noon sa reception, at laking pasasalamat niya kay Isabel na nagpapalakas ngayon sa loob niya. Sa kalagitnaan ng biyahe ni Tristan patungo sa kumpanya, ang kanyang isip ay tila nasa mansyon pa. Paulit-ulit na nag-play sa utak niya ang huling sinabi ni Isabel kagabi. At hindi pa rin siya makapaniwala na nagawa nitong sabihin ng mga salitang hirap bitawan ng iba. Napahilamos si Tristan sa kanyang bibig matapos magpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Inosente at hindi makabasag pinggan ang pagkakakilala niya sa kanyang asawa. Subalit sa nangyari kagabi, tila nagbago na ang kanyang pananaw kay Isabel. Sir, ang lalim po yata ng buntong hininga natin dyan. Napatingin siya sa driver's seat nang magsalita ang nagmamaneho ng sasakyan. May problema po ba? Hindi siya nakasagot agad. Pinag-isipan muna niya kung dapat ba siyang humingi ng payo sa driver niya patungko sa bagay na pinuproblema niya. Kuya Cesar, tawag ni Tristan rito. Kung tama po ang pagkakaalam ko, meron na kayong asawa, hindi po ba? Magtatatlong dekada na, sir. Anito sa kangumiti. Mahirap pero masayang buhay mag-asawa. May mga pagkakataong magkakatampuhan kami pero hindi ko pinalilipas yun ng isang araw. Kahit wala akong kasalanan, akong nanunuyo sa kanya. Yun yata ang sekreto kaya tumagal kami ng ganito.
Kahit wala kayong ginawang mali, kayo ang gagawa ng paraan para magkaayos kayo ng asawa niyo? Hindi maipintang mukha ni Tristan matapos itong madinig. That's absurd. I mean, hindi niyo kailangan gawin yun. Kung siyang may mali, eh, hindi ba't siyang kailangan makipag-ayos sa inyo? Tama naman kayo, sir, pero iba ang pride ng mga babae. Hanggat hindi niya kayo nakikitang gumagawa ng paraan para suyuin siya, posibleng lalong tataas ang pride niya. Paliwanag nito, sa kadahan-dahang inihinto ang sasakyan nang makita ang sign ng stoplight sa daan. Lumingon ito sa backseat. Bakit niyo pala naitanong, sir? May problema po ba kayo kay Miss Isabel? Ah, wala naman, tugon ni Tristan, saka ibinaling ang tingin sa bintana. Nakalimutan niya niyang sasabihin, ngunit sa mga impormasyong nakuha niya sa buhay may asawa, hindi niya maiwasang isipin kung darating ba sila sa punto na yon. Pero sir, sa tingin ko hindi mangyayari yun sa inyo, dahil napakabuting tao ng asawa niyo, sambit ng driver niya nung muling umusad ang biyahe. Sa akin ngang palagay, siya pa ang gagawa ng paraan para magkaayos kayo kung sakaling dumating sa punto na may hindi pagkakaintindihan. Siya na siya ang susuyo sa inyo. At bihira ang ganoong klaseng babae. Huwag niyo nang pakawalan, sir. Hindi na umimik pa si Tristan at itinuon na lamang ang atensyon sa daan habang ang isipan niya ay nanatiling okupado dahil kay Isabel. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit niya kailangan magpa-apekto tungkol sa sinabi nito kagabi. Gayong pwede naman niya itong baliwalain. Ang mga bata ay masayang naglalaro at nagkukwentuhan sa parke kasama ang kanilang mga magulang na nasa isa. Gusto mo bang, ay, sorry, busy ka ba? Naputol sa pagbabasa si Isabel nang lapitan siya ni Ria. Dala ang isang platito na may lamang bagoong at hinati-hating hilaw na mangga. Hindi naman masyado. Ibinaba ni Isabel ang binabasang aklat sa mesang nasa harap at humila ng isang silya sa tabi niya para upuan ni Ria. Merienda ba natin yan? Siyempre naman. Ano pat pinuntahan kita dito sa garden kung hindi tayo magsasalo dito sa mangga, hindi ba? Sabik na naupo si Ria sa silya saka binaba ang dala sa lamesa. Mabuti na lang pwede nang pumitas ng Indian mango sa likod kaya may merienda tayo ngayon. Nagpaalam ka ba kay Manang Rosa? Baka mapagalitan tayo kapag nakita to. Oo naman, yes. Nakapagpaalam ako sa mayordoma ng mansyon. Pabirong tugon nito, saka nagsimulang sumawsaw ng mangga sa bagoong na nasa platito. Tapos naman ako sa mga gawain ko. Sa tingin ko, libre na ako hanggang hapon. Hintayin na lang matuyo yung mga sinampay para may gawin na ako mamaya. Tumangutang mo si Isabel, bago saluhan si Ria sa pagkain nila ng hilaw na mangga. Ang tagal na noong huli siyang nakakain nito at aminadong na-miss ang buhay probinsya dahil doon sa kanila, marami siyang pwedeng gawin at malayang makakapaglibot sa mga lugar na pamilyar sa kanya. Sobrang lawak ng lupain doon sa kanilang lugar dahil puro puno at mga bukirin ang makikita mo sa daan. Hindi katulad dito sa syudad na puro mga naglalakihang bahay at gusali ang bubungad sayo sa tuwing lalabas ka. Lahat din ng mga kapitbahay niya doon ay kilala at kasundo niya. Samantalang dito ay wala siyang kakilala ni isa sa mga kalapit na bahay. Ria, hindi ba't matagal ka na dito? Ni minsan ba may nakita ka ng mga tao sa mga kalapit na bahay? Hindi maiwasang itanong ni Isabel. Dahil sa isang buong mahigit niyang pamamalagi dito sa mansyon, wala pa siyang nakikita o nasasalubong na tao mula sa mga naglalakihang bahay dito sa lugar. Oo naman, ano ka ba? Sadyang madalang lang talaga sila lumabas, kaya parang walang mga nakatira sa mga bahay dito. Tugon ni Ria. Tsaka normal lang yun dito. Yung sa sobrang tahimik sa labas, aakalain mo abandonado ng lugar na to. Yun nga ang nasa isip ko nung una kong tumapak dito. Akala ko nga noong una, nakidnap na ako dahil walang tao akong nakikita sa daan nung papunta kami dito sa mansyon. Pagtatapat ni Isabel. Sa amin sa probinsya, tahimik rin naman lalo na sa katanghalian tapat. Pero hindi ganito yung pakiramdam ng katahimikan doon. Hindi malungkot. Bakit? Malungkot ka ba dito? Hindi naman sa malungkot ako. Siguro na-miss ko lang ang buhay sa probinsya. Ang dami kong hinahanap-hanap na wala dito sa syudad. Ani ni Isabel. Gusto ko na rin makita sina Lolo at Lola.
Pero syempre hindi mo na pwede dahil nga sa sitwasyon ko. Tinapos muna ni Ria ang ginunguya bago siya muling nagtanong. Pinagbawalan ka ba nila sir na umuwi sa inyo? Agad na umiling si Isabel. Hindi, ako lang ang pumipigil sa sarili ko. Dahil hindi ako handang ipaliwanag ang sitwasyon na kinalalagyan ko. Sigurado kapag nalaman nila Lola na kasal na ako, baka atakihin yun sa puso. Kasalanan ko pa kung may mangyaring hindi maganda sa kanila. Sa bagay, tama ka naman. Niwala ka nga kamong jowa pero ikinasal ka na lang bigla. Malamang uulanin ka ng maraming tanong hindi lang ng lolo't lola mo, kundi pati sa mga kamag-anak at kapitbahay niyo. Tumango si Isabel bilang pagsang-ayon. Hanggat maaari nga, hindi niya gustong malaman ito ng kanyang lolo at lola. Dahil sigurado siyang pagmumulan ito ng gulo't hindi nila pagkakaintindihan. Kailangan na lamang niyang mag-ingat para hindi makarating sa mga itong balita. Dahil pagkatapos din naman ng 2 taon, diborsyo naman ang aasikasuhin nila. Pero maiba tayo. Gusto mo bang libutin ang subdivision para maging familiar ka din? Nabalik sa realidad si Isabel nang tanungin siya ni Ria. Hindi pa man siya nakakasagot, tumayo na ito. Malawak tong lugar na to at sa pagkakaalam ko, pwede tayong mag-arkela ng bisikleta dyan malapit sa kanto. Ano, game? Ayos lang kayang umalis tayo? Tanong ni Isabel at kusa nang kumilos sa mga paa niya para tumayo at sumunod kay Ria. Magpaalam muna tayo kay Manang Rosa bago umalis ha? Baka hanapin tayo? Oo, huwag kang mag-alala. Magpapaalam tayo. Huwag mong kalimutan magsuot ng sombrero para hindi masunog balat mo. Paalala pa ni Ria. Saka hinanap ang mayordoma ng mansyon upang sila'y makapagpaalam bago lumabas ng mansyon. Hey bro, long time no see. Ang payapa at tahimik na opisina ni Tristan ay napalitan ng malakas na boses ni Javier Vasquez. Ang kaisa-isang pinsan na kasudot kakampi niya sa lahat ng bagay. Nakasuot ito ng ripped jeans na tinernohan ng itim na t-shirt at sombrero sa ulo habang may sunglasses sa mga mata nito. Pormang-porma kaya batid na niya kung saan ito pupunta. May lakad ka na naman? Tanong ni Tristan saka binalik ang atensyon sa pinipirmahan niya. Ang daming problema dito sa kumpanya, tatakasan mo? Tito Sergio, ikaw ba yan? Biro ni Javier saka nagtungo sa sopa para ibagsak ang sarili niya. Kailangan kong mag-unwind bro. Gustong-gusto ko nang umalis dito, pero shit, may 3 taon pa ako. Mabilis na lang yung 3 taon, ani ni Tristan. Saka isinarang huling folder na kailangan ng pirma niya bago tumayo at lapitan ng pinsan. Hindi mo nga namamalayang nakadalawang taon ka na dito sa kumpanya. Bakit ba ayaw mo pang aminin na nage-enjoy ka na sa ginagawa mo dito? Sarkastiko itong nagpakawala ng tawa. Saang parte ako nage-enjoy? Kulang na nga lang ibato ko sa lahat ng mga empleyado yung mga pinagagawa sa akin para si Santi hinaagad ako ni Chairman. Bro, patong-patong yung mga folder na nasa table ko. Napakadaming kalat at sobrang sakit sa matang tignan. Well, wala tayong magagawa kung yun ang utos ni Tita Sasha sa kanila. Pagtukoy ni Tristan sa ina ni Javier. Nakaya mong 2 years dito, kayanin mo pa yung natitirang 3 years para makalipad ka na gaya ng gusto mo. Muli nagpakawala na lamang ng malalim na buntong hininga si Javier, saka nagsalin sa baso niya ng alak na nasa mesa na nasa gitna nila. Photographer. Isang photographer ang nais maging profession ni Javier, subalit tutol doon ang kanyang ina, dahil sa paniniwalang walang mararating ang anak niya sa pagkuha-kuha ng mga litrato. Kung kaya naman sapilitan siya nitong ipinasok sa family business ng Vasquez. Nagkasundo na 5 taon siyang magtatrabaho dito bilang regular na empleyado. At pagkatapos noon, maaari na siyang magdesisyon kung ano talaga ang nais niya. Alam niyang umaasa ang ina na baka magustuhan niyang trabahong pang-opisina. Subalit sa 2 taong lumipas, wala itong nagawa kundi ang sumpain ang ginagawa niya. Hindi niya gustong maupo lang at tambakan ng mga trabaho sa mesa. Siya nga pala, kumusta pa ng bagong kasal? Tanong ni Javier saka sumandal sa sopa taas baba ang kilay na sumesenyas kay Tristan na animoy may ibang pinahihiwatig sa tanong niya. Ayos lang, casual na sagot ni Tristan. Talaga? Wala naman bang problema dun sa babae? Usisa ni Javier. Naikwento sa akin ni Sherman kung paano niya nakilala yung asawa mo. Tinulungan daw siya nung bigla siyang nahilo sa daan. I think mabait naman yung napangasawa mo kung pababasihan ng kwento sa akin ni Sherman. Mukhang inosente. Hindi na malaya ni Tristan na bahagyang tumaas ang dulo ng labi niya nang maalala ang nangyari kagabi at hindi yun nakaligtas sa mata ni Javier. Dahilan para lalo siyang maintriga.
mukha lang inosente kung titingnan. Hani ni Tristan na siyang ikinatawa ng pinsan. Well, hindi na ako magugulat isang araw. May madagdag na naman sa pamilya. Hani Javier, saka tumayo mula sa pagkakaupo sa sapa. Sige na, sibat na ako. Baka maabutan pa ako dito ni Mama at mayari na naman ako. At saan mo naman balak magpunta, Javier? Kapwa silang napalingon sa pintuan nang marinig ang pamilyar na boses ng pinaka-istrikta at mahigpit na ina sa angkan ng Vasquez. Pwede mo rin bang ipaliwanag sa akin kung bakit ganyan ang iyong kasuotan? Mukha bang desente ang tingnan, Javier? At doon nagsimula ang gera ng mag-ina sa opisina na hindi na bago sa mata ni Tristan at ng mga empleyado niya. Wow, ang lawak pala talaga ng lugar na to. Ang dami rin palang bahay pa. Hindi maitago ni Isabel ang pagkamangha dahil sa mga nakikita ng mata habang sila'y nagbibisikleta ni Rhea. Oo, pero kagaya ng nakikita mo, takot sila sa araw. Mga bampira yata, kaya madalang lang sila magsilabas. Biro ni Rhea, sa katinurong isang basketball court. May mga bench na pwede nilang upuan para makapagpahinga dahil kanina pa sila paikot-ikot sa subdivision. Bukod sa gustong maging pamilyar ni Isabel sa paligid, interesado rin siyang makakita ng mga tao para makipagkilala. Pero mukhang hindi niya pa yun magagawa ngayon. Tingnan mo nga kabataan ngayon. Sa halip na nag-aaral sa eskwela, mga nagbabasketball. Komento ni Rhea habang naglalakad sila patungo sa mga nakahilerang bench. Kaharap lang nilang basketball court na kung saan may mga kabataang nakasuot ng school uniform habang naglalaro sa loob ng court. Kung hindi absent ka ating klase sigurong mga to. Sa tingin mo? Takang tanong ni Isabel habang pinanonood ang mga ito. Oo naman, gawain ko rin kasi yan dati. Madalas akong magkating classes lalo na kung boring yung susunod na subject. Pagbibida ni Rhea. Normal lang yun sa mga high school students kung tutuusin. Pero kung gusto mong makagraduate ng walang nagiging problema, huwag na huwag kang magkakat ng class. Malaking impact nun sa grade lalo na kapag graduating ka pa. Kaya ba hindi ka nakagraduate ng high school? Takang tanong ni Isabel at nakangiwing tumango si Rhea. Oo, pero hindi lang yun ang dahilan kung bakit ako nahinto sa pag-aaral. May malalim pang dahilan bukod dun. Tugon nito at napansin naman agad ni Isabel ang mabilis na pagbabago ng ekspresyon ng mukha ni Rhea, kaya hindi na siya nagtangkang magtanong pa. Gusto mo ng ice cream? Tanong ni Isabel para pagaanin ang mood ni Rhea. May nakita kasi siyang nakatambay na sorbetero malapit sa gawin nila at hindi naman niya ito pwedeng palagpasan dahil sa layo ng nilibot nila. Ice cream ang nakikita niyang solusyon para muling gumaan ang atmosphere sa kanila. Sige, halika bili tayo. Sa tinapay natin ipalagay para sulit na rin ang pagod natin. Sabay na tumayo ang dalawa at umalis sa kinauupuan nila. Naglakad papunta sa mamang sorbetero nang may natanaw na pamilyar na mukha si Isabel. Dahilan kaya napahinto siya? Hindi ba't siya yung teacher na nagbigay sa akin ng aklat? Tanong ni Isabel, saka itinuro ang lalaking makakasalubong nila sa daan. Katulad noong una nilang pagkikita, marami itong mga gamit na daladala at nang sandaling magtama ang kanilang mga mata. Isang bola naman ang lumipad patungo sa ulo ni Isabel na naging rason para umikot ang paningin niya. Pasensya na po talaga, hindi namin sinasadya na tamaan siya. Paulit-ulit na paghingi ng tawad ng mga kabataang may kasalanan kung bakit nagkaroon ng buko si Isabel sa ulo niya. Hindi, okay lang, gagaling din to. Hindi okay yan, Isa. Ang laki kaya ng bukol sa ulo mo. Ani ni Rhea, saka tinapunan ng masamang tingin ang kabataang nasa harap nila. Lagot kayo pag na-ospital to. Alam nyo bang pwede kayong makasuhan dahil sa ginawa nyo? Lalong bumagsak ang balikat ng mga ito at nagawa pang magsisihan sa harap nila ni Isabel. Napabuga na lamang ng hangin si Rhea, saka nilingon ang katabi niyang may bimpo sa ulo na may lamang yelo. Ang mga kabataan ang siyang nagmadaling bumili ng yelo para remedyohan ang bukol na natamo sa ulo ni Isabel. Laking pasasalamat na hindi naman ito malala, ngunit sinadyang takutin ni Rhea ang mga ito para magtanda. O siya, sige, magsiuwi na lang kayo para tapos ang problema. Mukhang nagkating classes pa kayo kaya kung ayaw niyong malaman to ng mga magulang niyo, sumunod kayo sa sinabi ko. Pananakot pa ni Rhea, saka pumamewang sa kanila. Ano, nagkakaintindihan ba tayo? Nagkatinginan ang mga ito habang isa-isang naglakad palayo, ngunit bago sila tuluyang mawala, nagawa pa nilang asarin si Rhea. Sige, Ate Sungit, paalam! Napakadamot, di naman siyang may-ari ng court. Sigaw ng ilan sa mga ito, bago nagtatakbo palayo dalang bola at ilang gamit nila. Tingnan mo tong mga to, parang walang ginumang kasalanan.
Nilingon ni Ria si Isabel, saka kinuha ang bimpo nito na nakapatong sa ulo nito upang pigain dahilan para magsilabasan ng mga tubig. Muli nitong ibinalot ang kapirasong yelo gamit ang bimpo bago ibalik sa parte kung saan nagkabukol si Isabel. Malaki pa ba yung bukol? Tanong ni Isabel. Hindi naman na, medyo umimpis na ng bahagya, sagot ni Ria. Ano bang nararamdaman mo, Isa? Masakit ba ang ulo mo? Nahihilo ka ba? Sabihin mo yung totoo para maagapan natin. Mamaya niyan, kailangan ka na pala dalhin sa ospital, di mo sinasabi yung totoo. Bahagya itong natawa. Ayos naman ako, Ria. Wala akong nararamdamang pananakit ng ulo at hindi ako nahihilo. Sa katunayan, parang wala nga lang nangyari sa akin. Anong wala? Eh kamuntikan ka na nga bumuhal kanina. Mabuti may nakasalo sa'yo. Sa sinabi ni Ria, doon niya naalala yung estranghero na tumulong sa kanila para alalayan si Isabel. Teka nga, nasa na pala yun? Ang akala ko ba kukuha lang siya ng... Pasensya na kung natagalan ako. Kapwa sila napalingon sa tanong ng kadarating la. Pawis na pawis ito talatang malayo ang tinakbo para lang kumuha ng cold compress mula sa bahay nito. Oh, meron na pala kayong yelo. Oo, nakabili yung mga bata dun kay Mamang Sorbetero. Hindi ba't may ice cream cube din dun sa ilalim ng ice cream? Ayun, dun sila bumili pero tunaw na, tubig na lang siya ngayon. Inalis na ni Ria yung bimpo na nakapatong sa ulo ni Isabel para naman ilagay ang cold compress na dala nito. Thank you pala sa pagtulong sa amin. Pasensya na rin kung kinailangan yung takbuhin ang bahay nyo para lang tulungan kami. Nakangiti itong umiling. Walang problema sa akin yun. Medyo malapit lang din naman dito yung bahay ko. Tsaka ang mahalaga ay nakatulong ako sa kaibigan mo.